OG colorway, black red, you can never go wrong with that, di ba? Pero ito, court purple, hindi pa natin masabi kung flop to or what. What's up, potatoes? What's up sa inyong mga patatoo? Andito na naman tayo sa panibagong video, syempre. Pag-usapan natin ngayon, guys, is gumawa na ako ng part 1 na ito. Pero gawa tayo bago kasi sobrang daming sneaker reseller mistakes, guys. And tuturo ko sa inyo yon ngayon, yung iba, ngayong araw. Itong mga to, guys, alam ko to kasi syempre, lahat to na-experience ko na. So, isi-share ko lang sa inyo para alam nyo na na hindi kayo magkakamali next time, di ba? So yon guys, number one sneaker reseller mistake is bumibili ng mga steals, bumibili ng mga murang sapatos. So intriguing, di ba? Intriguing. Bakit ganun? Bakit? Kaya akala ko ba bumili ng murang sapatos, bumili ng mga steal price, ganun. Pero minsan guys, mali rin yun. Lalo na yung mga runners, yung mga Air Max 97, ganyan. Mga Air Max 90, Air Max 1, yung mga mura guys, yung mga beaters, yung mga tigto 2,000 pesos na sapatos guys. Kasi syempre, kung iisipin mo, 2K lang to, mabibenta ko rin to 2K. Pero yun guys, bibili ko ng kung ano nung Air Max, kung ano nung runners, doon ako nahirapan guys. Kasi yung market para doon is very little. Onting tao lang yung mga naka-appreciate ng mga ganung sapatos. Tapos syempre yung profit ko doon is ano, about, hindi ko siya mabenta 2.5 ganyan, pero sobrang hirap lalo na sa condition niya. One main example guys is itong Y3 na to. Nabili ko siya parang 3K. Ta kasi syempre sabi ko 3K lang naman para sa Y3, di ba? Pull ko na yung trigger, so binili ko 3K. Tapos hindi ko naman magamit, hindi ko naman nahilig yung Y3. So sabi ko benta ko na lang. So binenta ko siya 5K. Kasi syempre, siyempre, Y3, di ba? Kung isipin mo, mahal yung Y3. Y3 for ganito, 5,000, ganyan. Walang pumapansin. Knee likes, guys. Knee likes, wala. So, sabi ko, siguro, babaan ko, 4K, ganyan. Wala pa rin. 3K, wala. Until 2K may bumili, guys. So, isipin mo yun, lugi ako 1K, di ba? So, pag new reseller ka pa lang, mahirap mawala ng 1K. So, yun, mali yun, guys. Pag bili kayo ng bili ng mga ano, ng mga, halimbawa, kung ano nung sneaker pair, yung mga Puma Clyde, Puma, kung ano nung runners, yun yung mga mahirap ibenta guys. Yun nga sabi ko sa inyo, kabibili nyo ng mura, dyan kayo malulugi. Huwag nyo na gawin yun kasi mag-focus lang kayo sa mga bagay na mairi-resell nyo. Diba? So yun, number 2, pagkakamali, number 2, wrong investments. Alam mo, itong court purple. Hindi pa natin masasabing wrong investment to guys, pero may possibility, diba? Katulad ng pine green na V2 or V3 ba yun? Alam mo, bumili kayo ng, hinord nyo yun, bumili kayo ng 10 pairs. Binili nyo siya 11K, SRP plus 3K, kunwari. Kasi syempre, bulk buying, diba? Ngayon, yung value ngayon niya, nag-flop, close to retail na, diba? So yun, yun yung wrong example ng investment. Bakit? Kasi hindi mo na-predict na biglang bumabay value, diba? So, ang tip ko sa inyo kapag mag-invest kayo ng malakihang purchase, focus kayo sa ano guys, focus kayo sa OG colorways, focus kayo sa OG materials, focus kayo sa mga hindi kakaibang mga colorways, yung mga iba-iba yung material, wag ganun. Halimbawa, ito guys, halimbawa ito, hindi to OG colorway kasi way back 90s, 1980s, wala namang ganitong colorway, di ba? So, pwede mag-flop to, pwede hindi, pero magsusugal ka pa ba dun, di ba? Sumugal ka na sa J1 Breads kasi yun talaga yung, ito, J1 Breads, OG colorway, black red, you can never go wrong with that, di ba? Pero ito, court purple, hindi pa natin masabi kung flop to or what. And same thing sa ano, halimbawa, RSBB, hindi naman OG colorway yan. Yung SBB, OG colorway, di ba? Pero tumaas. Halimbawa, Obsidian, ang taas ngayon. Ano pa bang matataas? OG colorway, guys, Shadows, OG colorway yan. Pero ngayon, medyo mababa siya. Mas pataas pa rin yung bread to. Hindi ko alam, for some reason, hindi ko alam. Kasi siguro, black and red. Ang advice ko sa inyo, kung takot kayo mag-invest sa mga ganitong sneaker, don't do it, di ba? Paikuti mo yung pera mo in other way. Huwag kayo mag-stack sa mga ganito kasi if mababa lang yung capital nyo, possible na tumaas, possible na bumaba, isusugol mo ba yun para sa mga small purchases na magpapaikot ng pera mo? So yun, nasa sa inyo na guys yan kung ano yung isusugol nyo. Pero para sa akin, huwag nyong gawin na mag-invest kayo sa mga big purchases kasi syempre, kapag nagkamali kayo, ang laki ng mawawala, di ba? Pero kung sinugal nyo yung pera nyo sa sure win ng mga pairs, di ba? Pataas kayo, hindi kayo pababa or hindi kayo naglalaro sa gitna, di ba? Wrong investments number 2. Number 3 mistakes is buying big sizes. Halimbawa ako guys, minsan ako, bumibili ako size 12. From this guy, siguro mga, ano kasi siya guys, PBA player. Hindi ko na sabihin yung name niya. And sinellout niya sa akin collection niya size 12 lahat. And sabi ko, ang mura niya binenta guys, ang mura niya binenta. Siguro per pair, mga Jordan 3, Jordan 4, ganyan. Dati ah, siguro yung binenta niya 5K each, 6K ganyan each. Sabi ko, pull ko na yung trigger. Mura lang, di ba? Mura lang eh. May benta ko to, at least the same price at bought it, di ba? Pero anong nangyari guys, since size 12 yun, ang hirap humanap ng buyer. Isipin mo, kung titingin ka sa labas guys. Halimbawa ako 5'10 ako. Size ko 10.5 to 11. Most of the time matatangkad ako sa mga kasama ko. So basically yung mga shoe size nila maliliit. So yung mga friends ko, yung community ko, wala akong masyadong kilala mga big players, wala akong kilala masyadong mga tall players, 'di ba? So yung market ko
dapat nagfo-focus ako sa maliliit na sizes. Pero yung size 12 na yung binili ko, siguro baliktaya lang yung nangyari doon or tumubo ko, siguro 2K. In all ha guys, in all. Isipin mo yung effort na pagpunta ko doon. So yun, huwag kayong mag-invest masyado sa big size. 11 steep na yan. Big size na yung 11. Lalo na 12. Come on dude, ilang tao kilala mo size 12? Let me ask you that. Diba? Onti lang. Mas dami-dami yung kilala kong size 8, 10, ganyan. 8, 9, 10. So yun guys, number 3 mistake, buying big sizes. And number 4 guys, number 4 reseller mistake is having trouble to decide if keep or sell yung pair niya. So, minsan may napapaisip tayo guys kung bakit. Keep ko ba to or sell ko ba to? Personal pair ko to, bibenta ko ba? Main example guys is itong Wave Runner. Wave Runner size 11, size 10.5 ata or 11. So, ito guys, one of my favorite shoe. And nakuha ko siya for a steal. Siguro mga 18K, 16K ata dati. And kapag ito yung situation ko ngayon guys, hindi ko siya mabenta kasi kapag binenta ko siya, hindi na ako makakahanap ng ganitong condition na size ko sa murang sapatos sa 16K, di ba? So yun yung struggle ko ngayon. Sinasabi ko rin to na mali ko. Kasi syempre, kapag new reseller ka lang, you have to keep your money rolling, di ba? Kailangan constantly mo pinapaikot yung pera mo. Pero kapag na-stuck ka sa situation na to, alam ba, ito, hindi ko mabenta kasi ang ganda, di ba? Ang ganda, ang mura, ang comfy, ang dali suotin. So, meron kang 16K na, meron akong 16K na hindi ko mapaikot, di ba? Dahil sa shoe na to. Para sa akin, hindi siya mali kasi may iba naman akong sources ng pera. Pero kapag dumating kayo sa situation na to, syempre, depende na lang siguro sa tao talaga kasi yung mga ibang tao, limited lang yung pera na pinapaikot. Pero ako kasi, para sa akin guys, okay lang na gumastos ako ng ganito kasi nasusuot ka naman. And maganda naman siya para sa akin, di ba? So yun guys, nasa tao na lang talaga if ibibenta mo or yung papaikutin mo yung pera. Pero suggest ko guys, paikutin nyo yung pera. Lalo na kapag unti lang yung capital nyo kasi mahihirapan talaga kayo magpaikot ng pera kapag dumating kayo sa situation na ganyan, di ba? Last na sa mga upcoming reseller mistakes guys is not understanding the game of reselling. Not understanding how resell works. So ang reselling guys is profitable talaga guys, sinasabi ko sa inyo. Sino magsasabing hindi profitable, 'di ba? And sobrang daming tao nagjo-jump into reselling. Pero sobrang dami rin tao nagfi-fail kasi bakit? Kasi they don't understand how the game works. They don't understand how the resell life is, 'di ba? Kung iniisip mo madali lang, bibili ka lang, tapos benta mo ng mas mahal, pila ka lang dito, benta mo ng ganito, ganyan. In some way, madali siya guys, pero there's so many technical points sa pagiging successful reseller. Guys, hindi, it's not all about buy and sell lang, di ba? Hindi naman yun lang yun eh. So, kung iniisip mo na ganito yung game, ganito yung reselling, doon ka agad magkakamali. Sinasabi ko sa inyo, walang bagay na madali, guys. Promise. Same sa reselling, guys. Lalo na ngayon, sobrang dami ng reseller, sobrang dami ng marunong mag-resell, guys. Sobrang laki na ng competition ngayon, di ba? If ngayon ka pumasok, go. Good luck sa'yo. Ang reselling, guys, is high and low yan. Hindi high and low, guys. There's a ton of times na nalugi ako. There's a ton of times na nakabili ako ng fake. There's a ton of times na nascam ako. And yun yung game. Yun yung game. Maiiwasan mo yan, syempre. Maiiwasan mo. Pero kung magpapatalo ka dahil nascam ka, sabi mo, ayoko na, nascam ako eh. Scam ako 5K. Huwag mong gawing rock sa harapan mo. Huwag mong gawing wall sa harapan mo dahil nascam ka ng 5K, di ba? Instead, gawin mong motivation yun. Gawin mong motivation, shit, 5K guys, that's a lot, di ba? That's a lot, 5K. Yung iba nga, guys, sinasabi sa inyo yung iba, hundreds of thousands yung nasa scam sa kanila. Pero, still, di ba? They don't stop. Sa ibang bansa, yung, if alam niyo yung Cool Kicks, if alam niyo round 2, nagkaroon ng mob dyan, nagkaroon ng hoarding, di ba? Did they stop? They did not, di ba? Dun sa Cool Kicks, lahat ng shelves nila, lahat swept out. Walang natira kahit isa. That's like $1 million, pare. $1 million, mga kapatatas. Siguro nawala, lugi sa kanila. Pero did they stop, di ba? Hindi naman. Till they grind, di ba? They grind. So kapag natalo ka sa isang deal, natalo ka, na-scam ka, nakabili ka ng fake, don't stop, dude, don't stop. Di ba? Kasi kapag nag-stop ka, dun yung end mo, di ba? Pero kapag ginawa mong inspiration yung pagkakamali mo na yon, you'll still grow. Sabi ko kasi ibang video guys, hindi masamang magkamali kasi dyan nag-grow yung tao, diba? Ang masama lang sa pagkakamali is, syempre, kapag mali ka na, nalaman mong mali, tas inulit mo pa, diba? Yun yung masama dun. So yun guys, ito yung reselling guys, ito yung reality ng reselling ng shoes. Minsan matatalo tayo, minsan panalo tayo, there's a ton of times panalo tayo palagi. There's a ton of times din na matatalo ka, guys. Sinasabi sa inyo, nakabili ako ng fake Jordan 13, sinabi ko na yun sa inyo dati. Bili ko siya 8K, 8K yata, Jordan 13 brands, nandiyan pa rin sa akin ngayon. And 8K yun guys, 8K, sitting in my shelf. And
trend, hindi ko na siya mabenta. Pero kung isipin mo kung nag-stop ako dati, way back 2017 ata. Kung nag-stop ako dati, anong narating ko ngayon, 'di ba? Still, tinuloy ko, 'di ba? Kasi hindi ako natakot, hindi ako nagpasira sa scam na 'yon. Kasi alam ko sa sarili ko na 8k lang 'yan, kikitain ko rin 'yan, ganyan, ganito ganyan, blah blah blah, 'di ba? Pero syempre, 8k guys, sobrang laki na 'yon sa akin, lalo na dati kasi syempre estudyante pa lang ako dati. College 'yon, nakabili ako 8k. Sabi ko, fuck, 8k, anong gagawin ko dito? Stuck lang dito sa bahay. Ang isipin mo dun guys is yung learning, is yung natuto mo paano ka magkakamali. And yun ay last na scam ko, yun ay last na nakabili ako ng fake. Kasi syempre, bago ako mag-close ng deal ng isang sapatos, mabubusisi ako, di ba? Magiging mas alert ako, mas magiging papa-legit check ko, di ba? So, yun yung ginawa ko guys. And still, 8k nandiyan pa rin sa akin. Siguro, ang plano ko dyan, memories na lang. A great story to tell, di ba? So, reselling is like life. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Sana may natutunan kayo kasi very importante yung tinalk about natin ngayon. Sana i-apply nyo sa buhay yung mga pagkakamali na to kasi itong mga pagkakamali na to guys, pinagdaanan ko lahat guys. 5 years of reselling, that's a ton of time. Salamat sa panonood and sana may natutunan naman kayong bago. And thank you guys sa pagsuporta, thank you sa panonood, and peace.